Na ito na ba ang magiging pamantayan natin na siyang panahawakan natin, na siyang mga sa bawat isang paninilang sa simbahan na ito. Isa na ako siguro ang pahawagan ay maunawaan natin kung bakit ito itinuturo ng simbahan ay ang hindi pag-amit ng artificial birth control. Hindi sa pagkatayo ng simbahan ng birth control, ayaw lang yan ng artificial birth control. Pero yun, hindi inuburo ng simbahan. At nawa po, makita natin yung karunungan na kakibat ng turo na ito na dala ng Espiritu Santo na siyang mga sa mga apostoles na patuloy natin tinatanggap sa kapanahunan na ito. Pangalawa, bahagi ko na nakita natin sa Ebanghelyo na kung saan sinabi ni Jesus na sabi niya, sumayin niyo ang kapayapaan. At pagkatapos niyang sabihin ito, anong sabi ko sa mga nakasunod? Niningahan ni Jesus ang kanyang mga alagad. At sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Yung nais kong bigay ng pansin ito, yung hininahan sila ni Jesus. Kapag mong makikita natin yung hininga ng Diyos, hininahan ng Diyos, dalawang bahagi po sa banal na kasulatan natin matutumayan. Una, sa aklat ng Genesis. Doon po sa pagkita ng tao. Maalala po natin yung kinikaan ng Diyos ang tao, kumuha siya ng puti. Pagkatapos siya kumuha ng puti, itihilugis. Pagkatapos niya itihugisan ng hiningahan ng Diyos Ama yung puti at hinikaya ang tao. So bahagi ko, ngayon ako rin ngayon sa ibang mayroon natin. Sinasabi ko sa ibang mayroon natin ngayon sa araw na ito na kung saan ko hinikahan ni Jesus ang kanyang mga labat at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino hinikahan ng Diyos? Yung bahagi ko ng pagkibos natin na nawa ko ay huwag natin malumukan na nawa ko maunawaan natin na ano na yung pagkibos natin ay isang pagkibos bahagi ng aking kakayanan. We do what we are. So katulad ko yung bawa ng aas at kaya ko yung aas yung umaga ko kasi yun yung kanyang kakayanan ang gumawa. Yung agila, ang tumilipan yung agila, kasi yung kanyang ang tumilipan. Tayo, ang ating kanyang, kumisan ko kasi na nag-ibigay ko na ako. Pati hindi ko kaya kasi bakit ako tao lamang. Ako lamang ay lupa. Ako lamang ay makasalanan. Doon na tayo natutok. Ba't tama ako? Pero una, ano yung una? Na ikaw ay hiningahan ng Diyos at tinanggap mo ang Espiritu Santo na hindi ka lamang lupa, hindi ka lamang luman, ikaw ay hiningahan ng Diyos. Kaya yun po yung nais kong bigyan ng ating kapansin mo kung salitang nais kong gabitin. Hiningahan ka ng Diyos. Kaya ikaw ay isang hininga ng Diyos. Para lang kung makita namin yung biyaya na ako sa atin, higit namin pakinabangan. No? Ulitin ka muna natin, ako ay hininga ng Diyos. Sa mga po, hindi kang basapalik sa hininga. Tayo hininga ng Diyos. Madali yung makikita po natin
Balikin yung balik ang mga buko na kung saan ay nagpapahayag na mga local charismatic groups, ano, na pwede sa bukas na sa Diyos. Na ano, na ginagawa natin ng Espiritu Santo, anong kinakailangan? Kinakailangan natin yung palagawin. Kinakailangan natin gisingin. Kinakailangan natin i-stir up. Kinakailangan natin tanggin ang Espiritu na nasa atin. At ito may patuloy na ipinapahayag sa atin. Kaya ako sa mga pag-inigong ng ating mga liturgical activities, sinasabi ko ng pari na ako, sumayin nyo ang Panginoon. Kapag sinabi nyo na sumayin nyo ang Panginoon, anong sagot natin? Sumayin nyo ba ang Panginoon sapagkat dinadala tayo ng pari? O sumayin nyo ang Panginoon? Hindi. Katulad yung mga ng bati na magandang umaga o magandang gabi. Hindi lang magandang magandang gabi sapagkat dinadala tayo ng magandang gabi. Magandang yung gabi. So yung bati ng magandang gabi, pero an affirmation na maganda ang gabi. So yung pagbati na ibinibigay sa atin ng Diyos bilang sumayo ang Panginoon, sumayo ang Diyos, isa na affirmation na nasa atin na ang Panginoon. Hindi lang muna ang mahal na papalusin, narito yung biyaya na pinagkaloob sa atin. Mula pa ako nung binagal. Kaya hindi ko nawa yung mapaalala sa atin, no? Na tayo ay mga hininga ng Diyos. Kaya marami na tayo pwede magawa. Magagawa natin ang palinggalaw. Bakit? Tayo ay mga hiningaan ng Diyos. Magagawa natin yung mga bagay ng mga Diyos. Bakit? Sapagat tayo ay hiningaan ng Diyos. Tayo ay mga hininga ng Diyos. Kaya ito magawa yung bigyan natin na hindi na pagkiros sa buhay sa dilim na ito. Na siya magbigay ng lakas sa atin sa patuloy natin pagkiros sa mundo ginagalawa natin. Lalo na po sa mga bagay na akala natin, hindi namin magagawa kasi bakit akala natin tayo lamang ay mga laman. Tayo lamang ay mga lupa. Tayo lamang ay mga kasalanan. Nakalimutan natin na tayo ay minamahal ng Espiritu ng Diyos. So ito ang dalawa ko ng parangay na natin patuloy sa ligid natin pagkiligilan yung sa araw nito. Una, yung pagkamahalaga natin sa simbahan. Ano nga po pangalagaan natin ang bawal kasabi ng ating simbahan. Sabagat ito ang lukon ng mga huwag natin kalimutan ang isang biyaya na yung nagkaloob sa amin ng buong kapal. Tayo ay tumanggap ng Espiritu Santo. Kaya magagawa natin yung pinagagawa ng Diyos. I believe in God, the Father Almighty, Maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived of the power of the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into heaven. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into
Heal us with your Holy Spirit. Father, we ask with your Holy Spirit. Fill our hearts with your Spirit, that we may be empowered to call you Abba, Father, and live as your sons and daughters. We pray. Thank you.
Rosales and his love and family. And for all your thanksgiving, for the repose of the soul of Socorro and Linda Reyes, Rosa E. Marcelo. Grant, we pray, O Lord, that as promised in your Son, the Holy Spirit may reveal to us more abundantly the hidden mystery of this sacrifice and graces to lead us into all truth. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just. Salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God. For bringing your Paschal mystery to completion, you bestowed the Holy Spirit today on those who made your adopted children by uniting them to your only begotten Son. This same Spirit, as a church came to birth, opened to all the people's knowledge of God and brought together the many languages of the earth. In profession of one faith, therefore overcome in Paschal joy, every man, every people exalts in the praise, and even the heavenly powers with the angelic host sing together the ending hymn of your glory, as they acclaim. Take this all of you and bring
sins, do this in memory of me. The mystery of faith. Thank you.
and safe from all distress. As we await the wisdom in the coming of our Savior, Jesus Christ.
ngayon ang diocese ng San Pablo. Ama namin sa langit, sa pasimula pa, inawag mo na ang ating tao upang makamo ang iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng halimbawa ng iyong anak, di mamilang ng mga lalaki at babae ang kinalipunan ng lahat para sa kapalitan ng Diyos. Sa perlas ng silangan, tinatag mo ang isang lalawigan na hindi lamang natinduyan ng mga bayan. Bagkus na bilayaan at buhay na simbahan, sa lahat ng tao ay mabuting kalooban. Ipagkaloob mo ang panibagong pagtuturo sa kapangyarihan ng iyong Espiritu sa lahat ng mananampalataya sa Diocese ng San Pablo sa pagpasok ng lokal na simbahan sa ilito ang taon ng Mobileo. Itulog mo ang panahon ito ng pagkakita ay maging panahon ng pagpapanibago ng pananampalataya, pagpapatibay ng pag-asa at pagsasabuhay ng halimbawa ng pag-ibig ng iyong anak. Ipagkaloob mo sa kaparihan ang pusong tumitibok tulad ng puso ni Kristo sa mga religyosa, sa mga religyoso at religyosa, ang tunay na kagalakan sa pagsasabuhay at tunay na diwa ng mabuting balita at sa mga laiko, lakas na maging asin ng mundo at iwanan ng salitutan. Biyayaan mo ang pagkakataon ng pagkinawa at makapata ang panindigan na ipagtanggol ang kultura ng buhay. Sa kapangyarihan ng Eucharistia, bigyan mo kong pali ng lakas ng kalooban upang makasulong sa aming pinagbasan habang aming pinaghihilayan at natutunghan kasama ang mga Diyos, pakilusin mo kami isang ayon sa diwa ng katotohanan ni Jesus ukol sa mapapala upang maibahagi namin sa iba ang kagalakan lahat ng mga banal. Amen. San Pablo, unang Kapitanyo, patrol at gabay ng Diyosis ng San Pablo, panalangin mo ng pag-ibig. O God, who is the heavenly gifts of our church, safeguard, we pray the grace you have given, that the gift of the Holy Spirit poured out upon her may retain all its force, and that this spiritual fruit may gain her abundance of eternal redemption through Christ our Lord. Amen. Please be seated for a moment. So yung pong patuloy natin pa ngayon sa mga kabataan natin na hindi pa tumatanggap ng unang komunyon at ng sakramento ng kupin. At pangalawa, yung pong ating project, yung solar power, nais ko pasalamatan ng mga sumusunod. Jeanette Matabang, 10,000, Ignacio Soriano, 1,000, Desi Manzano, 1,000, Mr. and Mrs. Capaca, 1,000, Rosie Castro, 1,000, Florida, Caritero, 500, Faye Barreto, 4,000, Anonymous, 1,000, total of 22,500. So, proactive you ay ito po yung kaya na muna natin bilhin sa nabanggit na pondo natin, tignan mo na yung ating isa sa ayos. So, pero, nakabili na tayo ng dalawang 100 watts na solar panel, isang 100 amperes na baterian, isang controller na may kapasidad ng 50 ampere. So, hindi pa po natin na-install. Tingnan natin kung ma-install natin sa likong ito. So, pero kulang pa kung ito matutusin, pero dadagdagan natin unti-unti ito sa ayon po sa fan natin. So, patuloy pa rin natin inaanyan na nais na
tulong sa bagay nito. Pangatlo, kung atin yung sa CCTV. Pangapat, ay patuloy natin umuwala na, mainit pa rin ang panahon. So, huwag natin kalimutan ang inom ng maraming tubig araw-araw. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy ng pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Please stand. The Lord be with you. Bow down and ask for God's blessing. Whatever blessing that your response be, amen. May the God, the Father of lights, who was pleased to be guided by the disciples' minds, with all glory of the Spirit, the mark of the crown to gladness by his blessing. And may you always abound with the gifts of the same Spirit. Amen. May the one who spoke that appeared above the disciples, powerfully cleanse your hearts from every evil and pervade them with his purified light. Amen. And may God, who was pleased to unite many tongues in the possession of one faith, give you perseverance. In the same way, and by believing, may you journey from hope to clear vision. Amen. And may the Almighty God bless you all, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Go filled with the Holy Spirit. Alleluia, alleluia. Thanks be to God. Alleluia. Oremos. Omnipotens et omnipotens,